ito yung racket ako, Sardius. Tag ka 5,000 din. At yan, silver, silver tag. Kita mo ba? Yan, pinagmamalaki kong silver tag. Okay. Itong Sardius, medyo may katandaan na. Ang pagkakaalam ko is madami pang gumagamit ito sa atin sa Pilipinas. Okay, at pag sinabi, Sardius. Pagkakaalam ng mga enthusiast, ng mga advances, napakabilis na kahoy. So, pag gumagamit kayo na ng Sardius, kailangan yung medyo may kabilisan din. Isa siya sa mga blade na less yung vibration. Kumbaga yung dwell time, mabilis. Okay? Ito nga, katulad ng setup ko, nangyayari is kailangan ko ng medyo soft or soft para medyo matame ko siya. Sabi nila, mas maganda daw yung black tag, okay? Kulaya so, na lang natin. Tingin ko, may connection lang siya kasi sa mga old players before sa Pilipinas. Kala nila pag black tag is talaga super ganda. Wala naman sa tingin ko yung difference masyado. Kasi nakatry din ako ng black tag dun sa kaibigan mo, may Sardius din. Napansin ko lang is parang yung feel nung head is medyo mas maliit. Yun na nga, medyo mas matalpog yun. May 5th generation. Makikita niyo yung hand, makikita niyo yung 5th generation na handle niya is ano na siya. Medyo may pagka-color pink na. Kung medyo may katagalan ko na ginagamit itong racket ko, almost 1.5 years. Bakit ko napili itong Sardius? Kasi umagay na siya sa current playing style ko. Madami rin akong pinagdaanan na raketa like Giorgelli, Timo Bolt ALC, at Primora Carbon. Pero nung natry ko itong Sardius, which is a stock blade ko lang, parang collection lang, dahil sa kaka-practice, training, at joining sa mga matches dito sa amin, is na-maximize ko siya. Sobrang daming racket sa market. Ang importante is alam mo kung paano gamitin ito. Pero para ma-maximize mo ang raketa mo, make sure na solid ang basic foundations mo. Mostly self-study lang ako through YouTube. At syempre, napaka-importante is yung experience. The more na na-expose ka sa iba't ibang klase ng players at iba't ibang klaseng ikot ng bola, the more na mag-grow ang skills, techniques, at tactics mo sa sports na to.